Magandang araw po sa inyo, Kuya Barry. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Ruby, nakatira dito sa Caloocan City. Nais ko lang pong ibahagi sa inyo ang kwento ng aking ina tungkol sa karanasan ng pinsan ng kanyang ama noon. Taong 1976 nang maganap ang mga pangyayaring ito. Nasa edad 19 na taon ang aking ina noong mga panahong iyon at nakatira sila sa probinsya ng Leyte. Ayon sa kwento ng aking ina na itago na lamang natin sa pangalang Lucy, noong mga panahong iyon ay sa bundok pa sila nakatira. Hindi naman daw nakakatakot noon dahil mula nang ipanganak siya ay wala naman silang nababalita ang mga kung ano-anong kababalaghan. Hanggang sa isang umaga, kagigising pa lamang ng aking ina noong nang may marinig siyang may nag-uusap sa labas ng kanilang bakuran. Noong silipin nila iyon ay ang pinsan niyang si Leonora ang naroroon. Mugtong-mugto ang mga mata nitong umiiyak sa harapan ng kanyang amang si Lolo Pedrico. Ayon sa mga narinig ng aking ina, namatay na ang ama ni Leonora at nanghihingi ito ng kahit anong kaunting abuloy sa aking Lolo Pedrico. Sandali namang pumasok si Lolo at kumuha ng kamote at bigas at kaunting salapi. Pagkatapos noon ay ibinigay na iyon kay Leonora. Pagkaalis ni Leonora ay pumasok si Lolo Pedrico at nagsabing pupunta sila mamaya sa kabilang bundok upang makiramay sa asawa ng pinsan nito. Ano daw ang ikinamatay ng ama ni Leonora? Tanong ni Lola Esme kay Lolo Pedrico. Nagkwento naman si Lolo Pedrico kay Lola Esme habang nag-aayos ng mga dadalhin sa lamay. Ayon kay Leonora, isang madaling araw habang mahimbing na natutulog siya ay bigla na lamang siyang nagising nang may marinig siyang isang malakas na kalabog sa pintuan. Kaya napabangon na siya at binuksan ang pintuan para makita kung ano at kung sino ang naroroon. Nagulat na lang si Leonora nang makita niyang sugatan ang kanyang ama. Mabilis naman niyang tinawag ang kanyang ina upang sabihin ang nangyari sa kanyang ama. Narinig naman siya ng kanyang ina kaya nagmamadali na itong tumungo sa pintuan. Inutusan naman si Leonora ng kanyang ina na kunin ang lana na nasa kwarto ng kanyang ina. Kaya mabilis na siyang nagtungo sa kwarto ng kanyang mga magulang upang kunin yung lana na sinasabi ng kanyang ina. Noong makita na niya iyon, ay mabilis nang dinampot niya ang lana at lumabas na kaagad ng kanilang kwarto. Saktong pagkakalabas niya ng kwarto ay nakita niyang lupay-pay na ang kanyang ama at wala na itong buhay. Dahil sa pagkamatay ng kanyang ama, tanging danguy-nguy na iyak na lamang ang namutawi sa mga mata ni Leonora ng mga sandaling iyon. Kawawa naman pala ang sinapit ng ama ni Leonora. Malungkot na wika ng aking ina nang matapos niyang mapakinggan ang kwento. Kinagabihan ay nagtungo na sila sa kabilang bundok. Inabot din sila ng mahigit isang oras bago narating iyon. Pagkadating na pagkadating nila ay wala man lang silang nakita ni isang dumalaw o nakiramay man lang sa bangkay ng ama ni Leonora. At tanging lampara lang ang nagsisilbing liwanag sa nakabalot na banig na patay
na katawan ng ama ni Leonora. Pagkalapit nila sa ina ni Leonora na si Aling Nita, ay kaagad na binati ito ng aking ina. Tahimik lang naman ito at hindi makatingin sa kanila ng diretso. Habang nag-uusap si Leonora at ang aking ina, ay napapansin ng aking ina na hindi umiimik si Aling Nita. Maski man lang kausapin ito si Lolo Pedrico, ay hindi ginawa. Sa halip ay naroon lang ito sa isang sulok na nakaupo. Upang mawala ang mga nangangagat na lamok ng gabing iyon, ay naisipang magpausok ng pinsang lalaki ng aking ina na si Tito Orlan at si Tito Jose. Sumama kasi ito sa kanila para makiramay. Sandaling tumayo ang dalawa upang maghanap ng mga tuyong kahoy at mga dahon sa paligid upang sunugin at nang sa ganun ay mawala na ang mga lamok na nangangagat. Hindi naman nabigo ang dalawa at nakakita din sila ng mga tuyong kahoy kaya nag-umpisa na silang magsunog sa di kalayuan sa bakuran ng bahay. Anya pa sa kwento ng aking ina, noong umapoy na ang mga kahoy at dahon ay may nakita namang goma ng gulong si Tito Jose. Ang goma kasi ng sasakyan noon ay ginagawang lagayan ng kainan ng mga baboy at manok. Kaagad na kinuha iyon ni Tito Jose at isinama sa apoy. Mabilis namang nakapitan ng apoy iyon, kaya umusok ito kaagad at umalingasaw sa paligid ang amoy sunog na goma. Maganda yan para walang aswang na makakalapit sa bangkay. Wika pa ni Tito Orlan. Naniniwala kasi ito sa mga pamahiin sa mga nakakatanda na takot daw ang aswang sa amoy ng goma. Napansin ng aking ina na mabilis na tumayo sa kinauupuan si Aling Lucy at tila ba galit na galit ito habang sinasabunutan niya ang kanyang sariling buhok. Leonora, ayos lang ba ang nanay mo? Pag-alalang tanong ng aking ina noong mapansin niyang tila naiirita ang ina nito. Para kasi itong nagagalit sa ginagawang pagpapatunog ngipin at nanlisig ang mga mata nito. Ayos lang ang aking ina, Lucy. Huwag mo na lang intindihin, marahil ay dinadamdam lamang niya ang pagkawala ng aking ama. Sagot ni Leonora sa aking ina. Sandaling sinipat ng aking ina si Aling Nita. Palakad-lakad ito ng mga sandaling iyon na tila ba hindi mapakali at nangangati. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo kasundo. Isang pindot lang ito kasundo sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa aming kasundo upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Ay nako! Patayin nyo nga yung umuusok! Napakabaho! Sigaw ng ina ni Leonora sa mga tiyuhin ko. Napatingin naman ang aking mga tiyuhin dito. Iritang-irita ito sa amoy ng goma. Nita, huwag ka namang ganyan. Huwag mo namang sigawan niyang mga pamangkin mo. Saway ni Lolo Pedrico sa pinsang niyang si Nita. Sinisigawan na kasi nito sina Tito Orlan at si Tito Jose. Subalit, nagulat at napaatras si Lolo Pedrico nang masilayan ito ang mukha ni Aling Nita sa kadahilanang nandilisik at nanlalalim ang mga mata nito. Kaya, bahagyang napaatras si Lolo dahil sa pagkabigla at gulat. Hoy Nita!
Ano yung ginagawa mo? Bakit ka nagkakaganyan? Garalgal na tanong ni Lolo. Napaatras naman si na Tito Orlan, papalapit kay Lolo Pedrico at napatayo na rin ang aking ina at si Leonora nang tumaas na ang boses ni Aling Lucy. Habang nagpapatunog ito ng ngipin at parabang gigil na gigil itong kagatin ang pinsa ng aking ina. Sinabi ko na sa inyong patayin niyo ang usok, diba? Pero hindi kayo nakikinig. Malakas na sigaw ni Nita. Nag-iiba na rin ang boses nito na parabang may ibang katauhan itong pilit pinipigilang lumabas. Nay, anong nangyayari sa'yo? Tawag ni Leonora sa kanyang ina. Para na kasi itong nababaliw at balak ng dumugin si Tito Jose. Halos takasan naman ng ulirat ang aking ina nang masilayan niya ang mukha ni Aling Leonora. Noong marinig naman ni Aling Nita ang boses ng kanyang anak, ay napatingin ito kay Leonora at nagbago bigla ang aura nito. Ayon kasi sa kanyang kwento, ay naging mabalasik na hayop ang anyo ni Aling Nita na animoy isang halimaw na aso. Lumabas ang mga pangil at matutulis na mga ngipin. Mapupulang mga mata habang patuloy na tumutulo ang mga laway nito. Nagkaroon na rin ng mga makakapal na balahibo ang hitsura. Pagkatapos ay akmang susuguri na si Tito Jose. Ngunit hindi ito makalapit dahil naroroon si Tito Jose malapit sa umuusok na goma. Humalinghing ng napakalakas si Aling Nita. Pagkatapos ay mabilis na itong tumalon palabas ng bakuran. Naguguluhang napaluhan na lang si Leonora sapagkat kamamatay pa lang ng kanyang ama at eto na naman ang kanyang ina na parang nababaliw. Leonora, huwag ka sana magagalit sa sasabihin ko. Sa tingin ko, aswang ang iyong ina. Wika ni Lolo Pedrico kay Leonora, kaya napatingin naman ng aking ina sa kanyang ama na noon ay nagpapaliwanag kay Leonora. Hindi naman kasi lingit sa atin, no, na bantog na isang aswang ang iyong ama. At sa tingin ko, ay bago ito namatay ay naipasa muna nito ang itim na binhi sa iyong ina. Pagpapatuloy na salaysay ni Lolo Pedrico. Dagdag pang salaysay nito kay Leonora ay huwag nang mag-alala sa kanyang ina. Sapagkat bago pa lamang ang pagiging aswang nito at maaari pa itong magamot. Kinabukasan nga ay nakita ng aking ina si Aling Nita na gumagapang papasok sa bahay nito at puro galos ang katawan nito. Kaagad naman iyon tinulungan ni na Tito Jose at inakay papasok sa loob ng bahay. Umiiyak si Aling Nita at nagmamakaawa kay Lolo na tulungan siyang maalis ang binhi na ibinigay sa kanya ng kanyang asawa bago ito yumao. Hindi naman ito pinabayaan ni Lolo Pedrico hanggang sa nailibing na ang asawa ni Aling Nita. Sinasamahan pa rin ni Lolo at ang aking ina, si Leonora. Ipinagamot rin ni Lolo sa isang albularyo si Aling Nita. Pagkatapos ay lumipat na rin ng tirahan malapit sa bahay ng aking ina, sina Aling Nita, upang maalalayan at matulungan na rin sila. Makalipas ang ilang linggo ay tuluyan ng gumaling ang ina ni Leonora. Sa ngayong taong kasalukuyan po,
ay matalik na magkaibigan pa rin ang aking ina at si Tita Leonora. At sa tuwing bumibisita ang aking ina kay Tita Leonora ay palagi kong naririnig ang tungkol sa talambuhay nila. Kuya Barry, hanggang dito na lang po ang aking kwento. Maraming maraming salamat po at napili niyong maibahagi sa mga iba pang mga tagapakinig ang istorya ng buhay ng aking ina at ang kanyang matalik na kaibigang pinsan na si Leonora. Gumagalang Ruby. And again, maraming maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Barry at ako ang sundo.